Magandang araw mga kabady. At sa mga bago dyan sa channel ko, paki-subscribe. Yung subscribe na pula dyan, paki-pindot. At paki-pindot na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa bagong video upload. At paki-like na rin din dito mga kabady. Ngayon mayroon akong tuturo sa inyong tip mga kabady. Yung tungkol sa semi-air brake, yung function ng semi-air brake, at yung mga dapat iwasan sa pag-welding at sa battery. Mga kabady, tuturo ko sa inyo. Kasi itong truck, marami siyang pinagawa ngayon. Yun nga, yung battery. Lagayan ng battery, nawasak na. Yung corrosion, kinain ng corrosion. Tapos yung preno natin, tumagas. Yung battery, yung gulong ngayon, tumagas yun. Kaya inayos yun ni boss. May video ako doon, papakita ko sa inyo. Tapos, ito yung dalawang bagong battery, mga kabady. Yan o, inupuan ko. Yan. Yan dalawang bagong battery. Yan ang pamalit dyan, mga kabady. Para kondisyon. Kaya, di ba, yung sa pag-welding. Huwag na huwag kayong mag-welding sa ibabaw ng battery na walang cover. Kasi sasabog yung battery nyo, mga kabady. Makaamoy lang, makalanghap lang ng usok ng apoy yan. O kaya mapasukan ng flux. Sabog yan mga kabady. Tip lang mga kabady. Tsaka pag nag-welding din kayo, tanggalan nyo ng connection yung battery nyo. Tanggalin nyo yung isang connection, kahit isa dun, basta wala na siyang connection sa katawan ng truck. Yun, tama ang pag-welding mga kabady. Kahit saan kung gusto mong welding, pwede. Basta walang connection ng battery. Yun mga kabady. Tapos, yung sa semi-air brake nga mga kabady. Okay, tungayan nyo mga kabady. Intro muna tayo para legit mga kabady. Ang truck natin ngayon, pangalawang araw na hindi nakabiyahe kasi nga na-confine. Medyo may malaki siyang inaayos eh. Kasi yung preno, tumagas. Yan, itong gulong na to, mga kabady. Tumagas. Yan, kaya pinagawa natin kanina. Tapos, ito naman, yung lagay ng battery. Yan. Yung lagay ng battery na yan. Yan. Nawasak na. Kinain na ng corrosion. Yan mga kabady. Yung corrosion, kalawang. Yung galing sa battery din yun galing. Yung mga tagas niya. Eh may mga asido yun mga kabady. Malakas yun. Makapagkalawang, makapapabulok ng mga bakal. Kahit bakal, kahit stainless, kaya niyang bulokin mga kabady. Yun yung sa battery. Kaya may inihanda ng bagong battery. Yun mga kabady, kaya 2 days na tayong standby. Hindi tayo nakabiyahe. Kaya ito, may ituro lang kayo ako sa inyong tip. Tungkol dito sa preno mga kabady. Kasi ito, diba ito yung pressure tank. Ito pressure tank. Ito yung lagayan ng fluid. Yan, lagayan ng fluid yan mga kabady. Tapos, ito ngayon yung brake. Ang malaki na to. Brake booster. Tapos doon sa kabila, dalawa lang yan mga kabady. Ito mga kabady, yung brake booster. Dalawa lang yan mga kabady kasi wala siyang maxi. Tatlo yan kung mayroon siyang maxi. Ito, saka yung isa na sa loob. Doon. Yan, sa loob. Ito ngayon yung diaphragm. Ito. Yan ang hangin, pumapasok dyan. Tapos ang fluid, lalabas niya doon, sa ilalim. Itong dulo na to. Yan. Tapos, dito ngayon siya. Pasok ng hangin dito, papasok dito sa pit ng booster. Tapos yung fluid ngayon, tutulak ng booster, lalabas doon. Papunta na ngayon sa mga gulong. Kaya may preno tayo. Ayan ang sinasabing semi-air brake mga kabady. Yan. Kasi ang semi-air brake mga kabady, may hangin. May hangin siya. O, di ba? Pero, may fluid. Yan ang sinasabing semi-air brake. Kasi mga tin-wheeler, mga double I-beam, mga forward, mga fighter, puso fighter, mga semi-air brake lang yan mga kabady. Ang pure na air brake talaga, nasa trailer mga kabady. Trailer.
pure Erbic yun, trailer. Kaya ito, semi-Erbic lang ito. Yan. Pero ang function nito, mga kabady, ganito yun. Itong tanke, magkakarga ng hangin, yung compressor. Tapos, pag napuno na yung tanke, pag nag-apa ka ng pino doon sa pedal, papasok siya ngayon dito. Itong dalawang to. Yan, hangin dyan. Tapos, lulusot siya dito sa tubo na to, papasok sa puwet ng air booster, ay brake booster. Tapos, pagdating yan sa ilalim ng brake booster, ang fluid ngayon nandito. Yan ang fluid, mga kabady. Oh. Bleeder screw ng fluid yan. Yan. Pagtulak ng hangin ngayon, tulak niya yung fluid papunta dito. Tatagos yan ngayon sa tubo na to, maliit na to. Diretso ngayon sa mga gulong yan. Pati yung isa sa loob. Dalawa yan sila eh. Sa loob na yung isa. Yan, mga kabady. Yan ang function yan. Kaya, pagka truck na mga ganito, straight chassis lang siya, mga kabady. Ano yan? Semi air brake lang yan, mga kabady. Kasi ang sinabing air brake talaga, pure air brake, wala siyang fluid. Yun. Yun ang pinagkaiba nun. Ang pure air brake, mga kabady, ano siya? Chamber. Air chamber ang gamit nun. Diba pre, air chamber, no? Sa puwet. Pagpiga mo ng preno sa air brake, ha, pure, puro hangin yun. Lalabas dun. Tapos papasok dito sa diaphragm, lalabas dun, puro hangin siya. Pagdating dun sa chamber, bawat gulong may chamber yun. Kaya ang air brake, wala siyang fluid. Itong semi-air brake, mga kabady. Kaya ang semi-air brake, pero parehas lang naman sila, may tangke, mga kabady. May compressor, may tangke. Kaya pag kayo, mga kabady, minsan, kung napansin nyo to, ito, release valve to. Kaya minsan, pag puno ng hangin yung tanke nyo, once a week, or kahit 2 times a week, bigayin nyo, mga kabady. Bigayin nyo siya. Kasi, may tubig yan, mga kabady. Yan, oh. Yan, oh. Oh, tubig, oh. Yan. May tubig, mga kabady. Ganyan siya, mga kabady. Yan. Maraming tubig, oh. Ang tanke nito, dalawa. Kasi dalawa din yung ano niya. Yan, no? Tubig, oh. Wala pa tong kargang hangin. Kung may kargang hangin, sisinga to. Gaganon yan. Gaganon yan, mga kabady. Wala siyang kargang hangin kasi ginagawa. Kaya yung chip, oh. Yan, ginagawa ngayon yung lagayan ng battery. Kasi nga, nabulok na. Kinain na ng mga sobrang acid ng battery. Mabilis mag-block talaga ang bakal. Tapos, ito naman, mga kabady, ang air dryer. Ito, sa loob. Makita. Mga kabady. Makita. Yung air dryer, ito, talaga makita, madilim. Yung air dryer na yan, mga kabady, ang hangin na galing sa compressor, papasok muna sa air dryer bago pumasok sa tanke. Ngayon, lahat ng tubig na nasala ng air dryer, sisingayan dito sa puwet. Sa puwet ng air dryer. Diyan niya isisingayan. Pag siningan niya na ngayon yan dyan, pag siningan niya na ito dyan, tubig, ang papasok na hangin dito sa tanke, puro. Pero hindi mo pa rin ma 100%. Pero at least, hindi siya yung mapupuno ng tubig to. Kasi pag walang air dryer, mga kabady, asahan nyo mapupuno ng tubig to, tanke. Kaya lagi nyong i-release to. Release valve. O sa mga tubig, check valve. Sa mga hangin, check valve din to. Release valve. Ayan. Ayan o, may tubig pa nga o, mga kabady o. Kasi bakit dito siya may tubig sa unang, yan, may tubig siya dito sa una. Kasi andito yung tubo niya, ito. Simula sa air dryer, yun ang air dryer, oh, tumalaki, oh. Yan. Simula sa air dryer, siya ang unang-unang sasalo, itong tanke sa labas.
Makikita nyo sa mga truck nyo mga kabady, yung tanki sa labas, ito yung unang-unang sasalo ng tubig. Kaya yung unang release valve niya sa ilalim, hindi 100% na walang tubig yan mga kabady. May tubig talaga yan, kahit nasabihin mong may air dryer pa. Yan o. Yan. Mas maganda yan kung may hangin ang tanki. Saka nyo pigain para maisingan niya ng todo. Yan. Ito wala. Sikan lang to, pangalawa na to. Ang pangatlo sa ilalim pa mga kabady o. Ito, kita nyo? Oh, may hangin to sa ilalim mo. Yan ang pangatlo. Pangatlong release valve sa pangalawang tanke. Yan sa loob. Medyo maliit lang yung tanke niya sa loob. Ito, sa harapan. Dalawang I-beam sa harapan. Sa likod, yung isang tanke na yon. Hati-hati yan sila. Kaya lagi niyong i-check release to para malabas yung hangin. Yan. Hindi kakalawangin yung tanke nyo. At isa pa, hindi magkaroon ng problema yung preno. Dito. Yung repair kit nito. Yan, yung diaphragm na to. Kasi kung pag-release ng hangin dito, papasok dito, may kasamang tubig. Siyempre, masisira din ang laman nito sa loob. Kaya yun ang purpose ng air dryer mga kabady. Pero ang air dryer kasi medyo sa tagal na dapat mapalitan. Kaya minsan may nakakalusot na tubig. Dito dito oh, may nakalusot na tubig oh. Meron oh mga kabady. Yan. May nakakalusot na tubig. May hatakan naman yan mga kabady. Yan, hahatakin mo siya. Yan, meron pa isa. Doon isa sa ilalim. O, di ba mga kabady? Yan ang function ng semi-air brake. Compressor, papunta sa air dryer yung hangin, tasalain ng air dryer yung hangin, aalisin yung moist, yung tubig, sisinga doon sa ilalim niya. Tapos, papasok dito, tubong to, papasok sa tangke. Pag nag-preno ka, gagana yung diaphragm. I-distribute ng diaphragm ngayon dyan sa brake booster. Ang brake booster ngayon ang magtutulak ng hangin. Pagpasok ng hangin, itutulak ng hangin yung fluid. Lalabas dun sa dulo. So, paglabas sa dulo, yun ang papunta sa mga gulong. Didistribute yan sa mga gulong. Ganyan ang semi-air brake mga kabady. Ganyan ang function niya. Kaya sa mga nagtatanong mga kabady, ang pinagkaiba ng air brake, yung pure air brake, walang fluid. Brake chamber ang ginagamit nun. Ang semi-air brake naman, may fluid. May diaphragm siya. Wala siyang brake chamber. Diretso na yan hanggang sa gulong. Meron siya doon, brake cylinder. Yung sa may gulong pre, di ba? Yun. Brake cylinder naman ang meron siya. Yung fluid dito galing, pag tinulak ng hangin, papasok sa brake cylinder doon. Yun ang bumubuka. Ganun yan. Kaya makikita nyo, pag buka nun, yun ang magpipreno ngayon. Magtutulak sa ating landing para kumapit sa brake drum. Yun ang function mga kabady. Okay. Sana malinaw mga kabady. Medyo panoorin nyo ulit para makuha nyo mga kabady yung ibig kong sabihin. Kasi hindi lang sa isang sabi makukuha agad at maintindihan mga kabady. Dati tayo si Master. Hindi lang pag may mekaniko alam yan mga kabady. Welding. Pati acetylene. Marunong yan mga kabady. Welding, acetylene, wirings. Yan ang nag-wiring itong mga truck. Yan. May shop yan sila sa Malabon. Nardo Automotive Shop. Sila yan dun. Sila pari. Yan. Multitasking yan. Mekaniko, electrician, latero, welder. Ano ba? Lupit. Magtanong pa kayo mga kabady kung anong gusto nyo malaman. At least, meron tayong mekaniko na magsasabi sa atin. Diba? Pag hindi ko na alam, sa kanya ako magtatanong. So, pero hanggat kaya kong sagutin, ako.
pasensya nyo na yung minsan na hindi ko kagad masasagot yung mga comment nyo, mga kabady. Kasi busy tayo minsan, busy. Siyempre, nasa biyahe tayo. Tapos, gabi na tayo makaka-uwi. Alam nyo naman, buhay biyahero, mga kabady. Ang buhay biyahero, napakahirap, puyat, pagod. Di ba? Pero okay lang, kaya natin yan. Kaya natin to, mga kabady. Yun ang gusto ko sa inyo, mga kabady. Yan. Yung sa battery pala, mga kabady. Yung sa battery. Pag nag-building kayo, mga kabady, nag-building kayo, halimbawa, kahit saan dyan sa katawan ng truck nyo, tanggalin nyo ng battery. Yung isang wire lang, tanggalin nyo para wala na siyang connection. Yung wire, kahit yung ground lang papunta sa body, papunta sa katawan, yung wire na ground, tanggalin nyo. Huwag nyo siyang idikit sa terminal ng battery para wala siyang connection. Para malaya ka mag-welding, hindi siya masisira. Kasi pag nag-welding ka, mga kabady, na hindi mo tinanggal yon. Pag nag-welding ka na hindi mo tinanggal yung battery, hindi mo tinanggal ang connection ng battery sa body ng truck, sa bugyo ng dalawang battery mo, mga kabady. Kahit spot-spot lang yan, kabady, huwag nyong hayaan na mag-welding kayo o kung sino man mag-welding sa truck nyo na ang battery nyo nakakabit pa. Tanggalan nyo siya ng connection para hindi masira yung dalawang battery. Pwede kayong masabugan yan, mga kabady. Tsaka iwasan nyo mag-welding sa ibabaw ng battery na walang takip. Kasi pag napasukan ng plugs, yung plugs, mga kabady, pag pumasok yan doon sa butas ng battery sa ibabaw, kahit hindi man pumasok yon, malanghap lang ng battery yung apoy, sasabog yon, mga kabady. Sasabog. Tandaan nyo, mga kabady, tip lang yan. Huwag kayong mag-welding na malapit sa battery. Sumasabog yan pagka nakaamoy ng apoy ang battery. Lalo ang truck galing sa biyahe, mainit pa yung battery. Masabog yan. Tsaka bago kayo mag-welding, tanggalan nyo siya ng connection. Yung ground, tanggalin nyo. Para hindi yan masira. Pag-welding nyo, hindi siya sumabog. Okay, mga kabady. Mga tip lang, mga kabady. Tsaka yung sa semi-airbag, sinabi ko na. Kung anong function sa semi-airbag, tsaka yung airbag, mga kabady. Yan ang pinagkaiba. Di ba? Okay. Sana marami kayong natutunan dito, mga kabady. Yung mga bago sa channel ko dyan, mga kabady, gumi. Ganun talaga pag naghahanap buhay, mga kabady. Yung mga bago sa channel ko dyan, mga kabady, pakisubscribe. Pakipindot dito, mga kabady, yung pulang subscribe. Tsaka pakipindot na rin yung bell. Notification bell. Para sa bago kong video, manotify kayo, mga kabady. At yung like, buddy, mga kabady, pakilike na lang din, mga kabady. Sana marami kayong napulot na aral, mga kabady, sa video na to. Maraming salamat sa inyo, mga kabady. God bless sa ating lahat. Adjourn.